Sino si George Soros, Part 2? Isa ba siyang pilantropo o puppet master? Magandang araw po mga kaibigan. Huli po nagbabalik ang inyong lingkod na si John Wick. Sa ating pagpapatuloy, noong 1993, binuo ni George Soros ang Open Society Institute. Kilala ito ngayon bilang Open Society Foundation. Ito ang pinakamalaking pribadong grupo na nagpopondo sa mga grupo patungkol sa hustisya, demokrasya at karapatang pantao. Pangalawa ito sa mundo tungkol sa pilantropong gawain. Libo-libo ang proyekto nila taon-taon sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit pamalaki ang kita ni Soros sa financial stock market, natatakot daw siya na mawala ang open market society. Sabi niya, he believes that the main enemy of open society is capitalism and not communism. Ano-ano ba ang mga tinatag ni George Soros? Alamin po natin ang mga foundation na binuo niya. Unang-una, nangampanya siya para ma-elect si Barack Obama, si Hillary Clinton, at ang bagong pangulo ng bansang Amerika na si Joe Biden. Kilala si George Soros na sponsor sa halalan at financier ng mga politiko na konektado sa mga Democrats. Political Action Committee na pinahahawakan ni Hillary Clinton. Kilala din siya bilang kontra sa dating pangulo na si President Donald Trump. At tinawag niya itong danger to the world. Kaya dito nag-aksya siya ng salapi na umabot sa $70 million para lang pigilan ang re-election ni Donald Trump. Pangalawa, ang Advancement Project. Sumunod dito yung National Domestic Workers Alliance at pang-apat yung tinatawag na Black Lives Matters. Dito, napapaloob ang Road Socialist Organization. Sumunod dito sa mga pinondohan niya yung tinatawag na Palestinian Center for Human Rights, ALHAC. Ito yung tinatawag na Liberation Palestine. Ito yung grupo na makilala bilang terorista na binansagan sa European Union, Estados Unidos, Canada at Israel. Marami siyang salapi at kumpanya na kayang gawin. Isa dito ang Dominion Voting Systems at ang sikat sa Pilipinas na Smartmatic. Dalawang kumpanya sa pagbibilang ng boto na may bahid ng anomalya. Ang Smartmatic, binenta ang subsidiary nito sa Sequoia. Nakalaunan ay binenta sa Dominion Systems. Sino ang may hawak sa Smartmatic? Ito ay si Lord Malok Brown. Siya rin ang nabanggit natin sa part 1 na isang alyado ni George Soros. Walang duda, si George ay mayaman, makapangyarihan, powerful, sponsor para sa pansarili niyang agenda. Magandang araw po mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod na si John Wick. Hanggang sa susunod po na ating mga talakayan, patuloy pong suportahan ninyo ang John Wick Vlog. Maraming salamat po.